Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, isi-share ko sa inyo yung naging journey ko ng 1 week sa paggamit ng Rejuve Set. Ginamit kong Rejuve Set is itong Skin Reborn. So alam ko, hindi lahat sa atin may alam about sa Rejuve Set. May mga ibang tao na curious kung ano ba yung Rejuve Set, ano ba yung nagagawa niya sa face natin. So before tayo mag-proceed doon sa 1 week trial ko, bibigyan ko muna kayo ng maikling introduction. Sabi, ano ba yung Rejuve Set? Para saan ba yun? Rejuvenating Set, guys, ay isa siyang treatment para sa mga acne, sa mga blemishes, mga pimple marks natin, ayan, na hindi natatanggal ng usual na skincare lang or what. And ang swerte ko kasi super lucky ko dun sa napili kong brand ng Rejuve Set. Yun yung Skin Reborn. First time ko, pero hindi niya ako binigo, hindi niya ako napahiya. Natapos ko rin yung video na to. It means nag-work siya sa akin. So, nanoorin niyo na tong 1 week journey ko. Today, guys, is yung day 1. So, ito yung first time ko ititry yung Rejuve. Gabi na, bali yung gagawin kong cycle dito is yung night time yung buunahin ko. So, time check tayo, 7:18. Ayan, 7:18 na ng gabi. So, ito na, nagugas na sa face ko. Ayan siya, guys. Natanggal yung mga oiliness ko after ko gumamit ng Kojic. Tsaka yung Kojic nila, hindi mahapdi sa mukha. Facial solution, pang night lang to ha, guys. Tamang amount para sa mukha natin. So, susumiin ko yung face ko, guys. Para makita nyo, ayan o. Oh, may mga dark spot ako. Lalo na po naka-zoom in, open pore sa nose. Dark spot, blemishes dyan. Yung mga pimple marks. Maliliit lang, guys. Ayan, may bago akong pimples. Yung night cream nila. Ayan. So, sa face natin. Ayan, guys. Then, dump lang sa nose area, forehead. Then, pa-upward na rin at. So, yun guys. Yun lang para sa ngayon, day 1. So, update ko kayo by tomorrow. Okay, gawin natin yung daytime routine. So, yan. Good night. Hi guys. So, today is day 2 ng Rejuve Set. Ito siya. So, ititry ko naman yung daytime kasi nga, yung day 1 ko, nag-start ako ng gabi, diba? So, katapos ko lang din maligo. Ayan. So, maganda talaga mag-skincare pagkatapos maligo. Ang daytime is, kuha ka ng ice, irarab mo siya sa face mo, then, para ma-lift yung dead skin, then, ma-eliminate yung night cream. So, gagawin natin yun, okay? Kuha lang ako ng ice doon sa freezer. Irarab ko siya sa face ko. Sarap sa feeling. Sarap, ang lamig. So, ito yung ginagawa, guys. Uulit-ulitin lang natin to. Day 3 hanggang isang linggo. So, ayan, guys. Nakapagilamos na ako. Kojic lang natin yung sunblock cream. Then, ito yung kulay niya pala, guys. Ayan siya. Para siyang pinkish. Kanya, nude pink yung color niya. Then, kuha lang tayo ng konti. Yung sakto lang. Tagal mo ito magagamit. Punong-puno. Then, tap lang natin dito sa face. Then, kalat-kalat mo. Ayan. Night cream. Konti lang. Kuha lang tayo ng konti. Ayan siya. Tsaka spread natin. Ayan. So, tapos na ang day 2. Lagay lang tayo ng lip balm. Gamit ko guys yung Vaseline kasi super ganda nito. Siguro pangatlo ko na to. Hindi na ako nagpapalit ng lip balm. Super dami kong binili ng lip balm. Pero alam mo yun, hindi ko naman siya nagamit talaga. Ayun, ito siya guys. Super dami. Hindi ko talaga ito nagamit. Nag-hoard din ako ng lip balm. Vaseline na lang na yung bagay na. So, suot ko na yung salamin ko. Hindi ko kayo nakikita sa screen. Hindi ko rin nakikita yung mukha ko. Ang hirap. Nagsasalamin talaga ako guys pag nasa bahay. So yan, so tomorrow day 3 na tayo, then babalikan ko kayo. Good night guys. Hey guys, so today is day 3 night time. So kaninang umaga hindi na ako nakapag-video kasi medyo na busy ako, nakapagpunas na ako guys. So galing kasi akong banyo, kaka-toothbrush ko lang. Tapos nagsinabay ko na rin. Then ito yung toner. Then upward, kunha lang ako ng konti. Lagay ko sa cheek. Baba, tsaka sa nose.
night. Hi guys, so today is day 4. Ayan, ilalagay ako ng ice. So, daytime routine tayo. After nito, mag-ilamos ako ng Kojic. Medyo nagla-light na yung mga blemishes ko dito. Tapos yung dito ko medyo nawala siya. Dito guys, kita nyo. Ang mas okay lang dito, sana ma-target niya yung pag-close ng pores ko. Then punasan ko lang siya nito. Tissue. Sarap sa face. As after nung ice. So, ito na siya after natin maghilamos ng Kojic. Yung Kojic, guys, pagkalagay ko, bandaw agad. Hindi ko siya masyadong pinapatagal sa mukha ko. Lang tumubo na bagong pimple sa mukha natin. So, yun yung okay since yang tayo na. So, ito siya. Lay ko ulit siya dito. Ayan, tsaka may blend. So, yan guys. Day 4 today. Balikan ko kayo mamayang gabi. Hey guys, so... time check, 2:08 na siya. 2:08 na ng gabi, guys. So, madaling araw na actually. So, kakatapos ko lang kasi mag-live. Naghilamos ako ng mukha kasi nag-makeup ako. Pero, nakalimutan ko, nagre-rejuve set pala ako. So, nagamit ko yung Cetaphil na pang facial wash. Diba? Ang bubbles ko, guys. So, yun lang yung tip ko sa inyo. Huwag kayo gagamit ng any facial wash or other products pag nagre-rejuve set kayo. Dapat maging stick to one kayo, guys. Huwag kayo gagamit ng iba. Kung rejuve set, go. Rejuve set for 1 month, 1 week, go. Push. Pero kanina, nakalimutan ko, nag-setupil ako. Medyo nag-react siya. Super hapdi ng face ko, guys. Grabe. Mahapdi siya. Nakakaloka. Nakalimutan ko, nagre-rejuve set talaga ako. Siguro sa sobrang antok ko. At saka naghilamos din ako para matanggal yung makeup. Gamit ko kasi guys Cetaphil. Nag-react siya kasi nga, nagre-rejuve set ako, tapos gumamit ako ng Cetaphil. So parang mahapdi, parang gumaganong-ganon yung face ko. Parang nababanat na what na mahapdi, sobrang kapdi. Parang napapaso na ganun yung effect niya. So yun lang yung tip ko sa inyo. Facial wash. Mahapdi yung mukha ako. Kaluka, hapdi talaga. Kahit naghihilamos ako, andun pa rin yung reaction. Sa blemishes ko naman, yan, medyo natanggal na yun dito. Yan siya. Medyo nagla-light siya, pero hindi naman totally natanggal. Nagla-light lang yung blemishes. Siguro, pag natapos natin yung 1 week and so on, ayan, unti-unti siyang mawawala. So, yun lang guys, para ngayon sa day 4 natin. So, see you tomorrow sa day 5. Hi guys! So, today is day 5 na rejuve set. So, time check is 3:29 PM. Ayan. So, meron ako ditong ice. So, alam nyo guys, after ko mag-makeup, sasabihan ko kayo. Kasi mag-makeup ako today. Grabe. Tingnan nyo na nangyayari sa face ko. Grabe yung mga dark spot. Unlike yung una ko nag- start sa day 1. So, babalikan natin yan after ng day 7. Para makita yung changes. Medyo magiging okay na yung skin ko. After ng eyes, is magsa-sunblock na tayo. Doon mag makeup ako. Papakita ko sa inyo yung finish ng makeup ko. Super ganda. Yun pala yung maganda, guys. Kasi, naku-close yung pores ko. Kasi gan nag-eyes tayo. Tapos, po nag-apply ka ng makeup, ang ganda. Yung dito ko, may mga blemishes yan dyan eh. Dito, sa side ko. Sa baba ng ilong ko. Pero yan guys, nawala na siya. So, ganda. Ganda ng rejuve. So, after natin, ayan na. Ito na yung set. Pouch ko. Yung sunblock. Day cream. Spread lang natin siya. So, yan siya, guys. Ang super soft after nung sunblock. So, day 5 today. Kahit di mo na kailangan magbonggang makeup, no? So, guys, day 5 ngayon, day 9. Day 9. Night time. 6 AM na. Ayan. Brown out today dahil may bagyo. Pero nag-skincare pa rin ako. Medyo may napansin lang ako. Nag-peel pala ako, guys. Kaso, hindi lang siya masyadong obvious. Pero dito siyang side. Ayan. Kita nyo ba?
ganyan. Vlog pa rin, diba? Kahit umuulan. Bumagyo. Ayan, nagpila ko dito, guys. Bukas ng umaga. Pag may electricity na or may araw na, papakita ko sa inyo yung pinis. Dahil hindi ako magpag-vlog ng maayos. Walang internet. Ay, walang internet. Connect ng internet. Walang electricity. Ayan, naka-emergency light lang. Hindi niya makita. Ayan, emergency light lang tayo. So, good na. Hi guys! So today is our day 7. So ito na yung face natin. Yung day 6 guys, hindi ko na film. Alam nyo na nabagyo kami kasi ka-Intarizal ako. Grabe, nawalan kami ng kuryente. So sana sabihin nyo, ay bakit walang day 6? Ito na po yung last day. So day 7, glowing skin. Pero after nito, itutuloy-tuloy ko pa rin yung paggamit ng Rejuvset. Pero ang sakop lang ng vlog na to is ang day 7. Kasi nga, titingnan natin kung may nangyari na ba sa day 7. So as you can see, ito na. Mas naging mas clear yung skin ko after ng ilang days, nung day 5. Pero hindi siya ganun ka-peel talaga na as in yung dami yung pagbabalat niya. Siguro nagbalat lang siya dito sa bandang cheeks. Ayun. So yan, naghilamos na ako ng Kojic. Then after ng Kojic, kabisado ko na kasi araw-araw ko siya ginagawa. Deep cleanser na tayo. Ayan. Parang naging mas mukha siyang glowy-glowy. Ayan. Kahit hindi mo na kailangan. Sa totoo lang, pag aalis ka, lip tint lang, then eyebrows, okay na. So, ito na yun. Yung deep cleanser, guys, hindi mo kailangan ibudbud ng marami para tumalab yung mga ganun thinking. Okay na yung ilan lang, yung madampian lang yung mukha mo ng cleanser, okay na yun. Then, next naman natin, yung night cream. Kasi tama ako ng choice ng Rejuvset na ginamit. Kasi proved and tested na siya, guys. Ng maraming tao. Tap. So, ayan guys. Day 7. Dito na mag-e-end. Then, proceed na tayo sa video na to. So, ayan guys. After nyo mapanood, ayan, kamusta naman? Oh, na-blooming ako ng kayo na lang din humusga. Medyo sabi sa akin, parang blooming ka, ganun. 1 week lang to, guys. Pero yung glow na nabibigay niya sa face natin, iba. Iba talaga. Ang laki ng help sa akin ng Skin Reborn. As a beginner, marami din akong doubt na, ay, totoo ba yan? Ay, baka talaga maganda talaga yung gumagamit. Ay, baka blooming na talaga siya before pa. Yung mga ganung feeling. Pero yung na-try ko siya, guys, grabe, totoo pala. Totoo pala yung rejuvenating set. So, magsa-start na ako, guys. Hindi ko na papatagalin. Sasabihin ko na sa inyo yung mga tips as a beginner na gagamit ng mga Rejuvset. Or kaya, yung may mga plan dyan na, ay, sige, try ko ngayong Rejuvset. Ano mga yung mga dapat yung gawin? First yung dapat gawin is mag-research. Kailangan nyo maging knowledgeable. Lalo na pag gagamit kayo ng Rejuvset. Kasi minsan, guys, may mga tao nag-fail. May mga tao nasusunog yung face. Kasi may mali sa ginagawa nila. Number 2, bago ka gumamit ng Rejuvset, guys, dapat mag-patch test ka muna. Kasi sabi ko sa inyo, hindi lahat ng tao pare-parehas ng skin type. May mga tao, katulad ko, hiyang ako. Tapos sa ibang tao, ay hindi sila hiyang, nangangati sila, may pamumula na nararamdaman, unang apply pa lang. And pangatlo, guys, eto lang, tips ko lang sa inyo, lalo na pag mga first time user, kasi nagawa ko rin to sa salini ko, yun pala is mali siya. Hindi porket marami kang nilagay, for example, yung toner, grabe yung una kong try, lalo na yung first day ko, ang daming patak ko na nilagay kasi ang inisip ko, ay, pag marami ako nilagay, mag-e-effect agad. Hindi ganun yan, guys. So, pwedeng, ano lang, 2 drops lang, as in, mabasa lang yung mukha mo, malagyan lang siya ng products, okay na. Don't overuse it na, for example, sa gabi, night time, pupunuin mo yung mukha mo ng cream, hindi it means na pinuno mo yung mukha mo ng cream, mapapabilis yung effect niya. So, mali yun. Mali yun, guys, ha. Huwag nyo gagawin yun. Okay na, basta ma-spread mo lang ng maayos yung product, light amount lang, basta malagay mo lang siya sa face mo. Okay na yun. Don't overuse it. So, yun lang. Next naman natin yung mga don'ts na hindi nyo pwede gawin pag gumagamit kayo ng Rejuvset. Eto, tip ko lang to. Lalo na na-experience ko. Ayan, nangyari sa akin, di ba? Kung napanood nyo doon sa 1 week journey ko ng Rejuvset, may mali akong ginawa, guys. Ayun nga, yung nag-live ako, tapos nag-makeup ako, then naghilamos ako kinagabihan, medyo antok na talaga ako, nawala sa isip ko na gumagamit ako ng Rejuvset.
ay, ang tanga-tanga ko talaga nung araw na yon. Then guys, day 4 ko na ata yun, or day 5, mga ganun. Day 4, day 5. So medyo na-feel na nung balat ko yung effect nung Rejuvset. Kasi andun ako sa peeling stage. Tapos, yung kinagabihan, ang ginawa ko, naghilamos ako gamit yung Cetaphil. So, wag na wag kang gagamit ng ibang products, lalo na pag gumagamit ka ng Rejuvset. Bali, maging consistent ka. Siguro it's okay pag naubos mo na tong isang set na to, as in ubos mo na. Magpahinga ka siguro 1 to 2 months, pahinga ka. As a first time user, marami rin ako natutunan sa paggamit ng Rejuvset. Ayan, be consistent lang guys. Ayan, makikita mo rin yung magandang result. Yung eyes, di ba, sa daytime. Ayun, nakakatulong din siya. Ma-ease yung pain kasi yung mga around day 4, day 5, andun na yung pagka-hapde eh. Pag nilalagay ko yung solution, humahapdi na yung skin ko, it means nagiging effective na yung Rejuvset. Tapos, pag sa morning, nilalagyan ko ng ice yung mukha ko, bago ko maglagay ng sunblock, ayan, nakakatulong siya, ma-ease yung pain, saka hindi rin ganun katapang yung kojic soap. Ano pa yung mga hindi pwede gawin, wag kang magpapaaraw, kasi once na nag-rejuveset ka, medyo nagiging sensitive yung skin natin, guys, so dapat ingatan natin. And guys, pala, kung may tanong kayo, kasi yung daytime kasi guys, ito. Yung daytime na cream, yan, pink siya. Pink siya ngayon. Ayan siya. Pink siya ngayon. Ayan, yung daytime cream. Pero may time na kasi magiging dark siya. So, it depends guys din sa temperature. Minsan, pag mainit, ganyan. Minsan, nagdi-discoloration. Sabi nila, ay, pwede ko pa ba gamitin to? Natural lang yun na nangyayari. So, safe pa rin naman siya gamitin. So, huwag tayo matakot. And ito lang guys, yung napansin ko, yung ginamit ko. May mga whiteheads kasi ako dito. Never nyo siya ipiprick na tatanggalin nyo isa-isa. Kasi kusa siyang matatanggal guys. Hayaan mo siyang matanggal. Super mare-recommend ko to sa inyo guys. So lalagay ko na lang din sa description box kung saan siya mabibili, then yung mga Facebook page nila, marami rin sila guys, reseller. Yun lang guys, yun lang yung mga tip ko sa inyo. Sana nag-enjoy kayo sa panonood. Thank you so much for watching. Sa mga gusto mag-try ng rejuvenating set, ayan, yo, go na, push na. Bakit hindi, 'di ba? Mga hindi pa naka-subscribe sa channel ko, click subscribe button. Wala pang ilang segundo naka subscribe ka na. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. Don't forget to like and subscribe. See you on my next vlog and see you on my next review videos. Bye-bye! Bye!